Orisa, jossa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod ay katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng pagdilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahangga ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beer-Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo.
ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwala. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang puon ay dakila ng nangagahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng alang tampok sa langit at sansinukog. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinama ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, manalangin ako sa dakong doon." Ngunit sinama siya niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagbag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nananalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Ngayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi na maialis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw pong ito, bilang simbahan ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari. Maganda po makita natin sa ating mga pagbasa na merong nananalangin po sa atin sa langit. At si Jesus po ang nananalangin para sa atin
sa harap ng Ama. Nilalagay niya sa paanan ng Ama ang ating mga panalangin at patuloy niya tayong pinagdarasal. Sino unang-una po itong pwede nating baunin? Siya ay nagdarasal parati lagi sa atin. Humaharap sa Ama para sa atin. At pangalawa ho, maganda din po nating mapansin na ang pagdiriwang na ito ay paalaala rin po na ang Panginoong Hesukristo ay lagi pong kapiling natin. Sa Kanyang pagsama sa atin, lalong-lalo na ho sa mga panahon na nabibigatan ho tayo, Siya ay paalala din na lagi Niya tayong kasama. Hindi Niya tayo pababayaan o iiwan. Kaya maganda rin pong hamon sa atin ito bilang Kristiyano at imbitasyon na patuloy na lumapit sa Kanya. Siya, ang ating Panginoong Hesus, ang ating pari sa harap ng Ama, na patuloy at lagi nagdadasal sa atin para sa atin. Kaya maganda po no na sa ating pagdiriwang na ito ay patuloy din nating kilalanin si Jesus. Patuloy nating alamin at lumalim ang ating pagmamahal sa Kanya. Hindi lang tayo lalapit sa Kanya dahil may kailangan tayo. Kung hindi, pinaka-importante ho sa lahat. Dahil sa pagbibigay Niya ng sarili Niya para sa atin, tayo din po ay tumutugon sa Kanya na may pag-ibig. Tumutugon tayo sa Kanya ng may bukas na puso na hanggang tanggapin ang Kanyang salita. Kaya ho, ito din po sana ay paanyaya sa atin na mas lalo tayong lumalim sa pag-ibig ng Diyos. Tulad po ng halimbawang pinakita ni Jesus, na hindi lang Siya nanalangin, kundi buong puso din po Siyang nakikinig sa utos ng Ama, na handang ibigay ang sariling buhay para sa Diyos. Bukas ang Kanyang loob para sa plano ng Diyos sa Kanyang buhay. Iniimbitahan din po tayo sa pagdiriwang po nating ito na tulad po ni Jesus, tayo din po ay buong pusong makinig sa Ama na nagmamahal sa atin. Buong puso din tayong tumugon sa Kanyang utos at aral dahil ang pinag-uugatan nito ay ang tindi ng ating pag-ibig sa Kanya. At di ba ganun naman? Kapag may minamahal ka, ay tumutugon ka, sumusunod ka. At ang Diyos, dahil mahal natin ang Diyos at mahalaga sa atin ang Diyos, makikinig tayo at tutugon tayo sa Kanyang salita. Tutugon tayo sa Kanyang mga aral at turo nang matularan natin ang Kanyang halimbawa. At ang tao ho na buong pusong sumusunod sa Kanya, aakayin ni Jesus patungo sa Ama. Siya na namamagitan para sa atin sa harap ng Ama. Kaya po, magandang baon sa atin para sa ating pagdiriwang na ito, na meron tayong Diyos na nananalangin para sa atin. Si Jesus na lagi tayong iniisip, lagi tayong pinagdadasal sa harap ng Ama. At ganun din, meron din tayong mapagmahal na Diyos na handang lumakbay at makiramay sa atin. Kasama lagi natin ang Diyos. Kapiling lagi natin ang Diyos. Kahit na minsan nagtatanong, parang hindi ko nararamdaman ang Diyos. Dahil sa bigat ng problema ko, anong gagawin ko? Sa totoo lang, kapag mas mabiga, pag kailangan natin Siya, andyan Siya. Andyan Siya para sa atin. Andyan Siya para samahan tayo.
Ang problema lang minsan, hindi natin siya napapansin o pinapansin. Tumingin tayo at lumingon tayo sa mapagmahal nating Diyos na lagi nagpapaalala sa atin, kasama ninyo ako parati. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay kayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at naging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Handog ng bayang umaasan, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo ang lahat. Mm.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod sa hain na hain sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan. Dinulutan ng salita mo ay pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng maga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ba, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard. Pagsasuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim ng Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay na banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo. Kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng disyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninalwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
niluluwalhati ka namin.